What's up guys and welcome sa panibagong episode ng Share It Ralph. And today ay magre-review tayo ng isang napaka-importanteng item. Before anything else, gusto ko i-shoutout yung mga nag-comment dun sa previous episode natin. Gusto ko i-shoutout si Lee Placides, si John Tixon, si Pat Buenaobra na napakagaling na photographer and videographer, and also si James Cyril San Victores. Kompleto yan, Brad. Kamusta ka na? So, also yung mga nag-share, nag-like, and nag-subscribe sa YouTube channel. Maraming salamat po. So, last Friday, I uploaded yung vlogging equipment and setup ko sa Facebook page, which is www.facebook.com/shareitralph, at ishinare ko yung even yung prices at yung kung paano ko sineset-up, and I challenged you guys to really step up dun sa and then start. Kung gusto nyo talaga mag-vlog, start on whatever you have. Pero hindi ko nabanggit dun kung saan ko ba nilalagay yung mga gamit na yun. And as a videographer and a photographer and now a vlogger, gusto kong lagi kong dala yung mga gamit yun because I can shoot everywhere. Eh, hindi mo masasabi yung concept, bigla na lang lumalabas. And I want a bag that I can use every day and I can bring all of those equipments dahil, alam mo yun, maganda pag handy on and on the go. So today, we're gonna review this bag from Case Logic. And this is a DSLR backpack. So, ito yung actual bag. And bago ko makalimutan, ang pinaka gusto ko talaga sa bag na to is yung ilalim niya. Ayan. Gawa siya sa isang material na makikita rin natin sa maleta. So very solid yung ilalim niya. At what I love with this is, ito kasi importanteng part sa akin. I've had a lot of bags in the past. Yung crumpler and yung Quechua ng mga bag. I don't know if I pronounce it correctly. Pero ito talaga yung hinahanap kong bag na merong ganitong ilalim. Because ito yung ano eh, ito yung nakaka-paranoid minsan kung naibagsak mo ba yung bag mo. O kaya naman nabasa ba. So for me, ito, nung nakita ko pa lang to, parang, wow, ito na talaga yung hinahanap kong bag. Tapos yung, makikita natin yung exterior niya, ang kapal ng zipper, hindi basta-basta masisira. Meron siyang lalagyan ng tripod, kung meron kang travel na tripod, Bendro or Manfrotto na pang travel na tripod, pwedeng-pwede siya dito. Yan, meron siyang Velcro dito, tapos yung loob, parang medyo rubber. So hindi mo maiisip na talagang baka magasgasan, pero ang ganda ng exterior niya, zipper, meron din siyang extra dito for your memory card, lens cap. Ayan. And ito yung yellow orange na interior finish. I like this because ang daling makita yung mga bagay-bagay sa ganyang kulay na interior. Sa labas, meron siya extra pocket dito. Lagayan mo ng earphones, extra cables, memory card, battery. And meron siyang, yung padding niya dito sa likod is very, very excellent yung pagkakagawa. Case Logic na Case Logic. Even itong paddings niya dito sa shoulder strap. Also, itong de-velcro din yung ano niya, yung dito. Ewan ko kung anong tawag dito. Pero ito usually yung nasisira kapag sa mga bags, diba? Ito yung unang nasisira. Laptop compartment, ready for 16-inch laptop. Ang kapal din ng padding, hindi ka matatakot. Tapos, yung ilalim, hindi ka talaga matatakot sa ilalim dahil meron nga siyang solid na rubber na parang plastic na material, which is hindi naman nagpapabigat. Very light siya. Wala siyang laman ngayon. Napaka-light niya. Tcharam! Yan.
nakita naman, 'di ba? Meron siyang parang ang tawag dito. Paddings uli sa loob para hindi masaktan. Para hindi masaktan yung camera mo na nilalagay dito sa kanilang sabi dito 120.581 SLR suspension system. Ito yung hammock system nitong bag na to where you can put yung camera there. Right. Sampulan ko kayo. Yan, itong camera ko na merong 50mm full frame camera on the go. Nakita ka magandang subject, tanggal, kabit. Boom. I love that. I've been looking for a bag for years na ganun. And yan, again, orange, yellow orange exterior. Ang daling makakita ng gamit sa ganyan pag may hinahanap ka. Zippers for memory card, for lens cap, for wires. Tapos ito fully adjustable itong mga paddings niya na may Velcro. Protected na protected yung mga lens mo dito kung marami kang lens. Kung meron kang 70 to 200 lens, pwede siya dito. Actually, tinanggal ko yung iba kasi yung settings ko ay iba. Iba yung mga nakalagay. Wala akong maraming lens. Mostly, ang laman nito is gimbal, microphones, at Instax. So, yan. So, bago natin i-try ilagay yung mga gamit, nakalimutan ko i-mention to. Ito ay napaka-importante dahil yan, meron siyang suspension wherein you can just unzip yung zipper halfway kung camera lang ang kailangan mo. You don't need to open yung buong bag to get the camera. Yan, hindi siya basta-basta. At hindi talaga siya napipigilan niya talaga siya. So, tatry natin ilagay yung mga gamit. So, yung L-shaped bracket natin, lalagay natin sa loob. Ayan. Instax to really capture the moment, real time. Ayan. Actually, sa asawa ko to, gift ko ng birthday niya. So, nilagyan ko siya ng isang section dito. Instax. Yung Boya microphone ko, nandito na rin siya. Ayan. Kasama yung dead cat. Siya. DJI Osmo Mobile 3 gimbal. Ito siya. Ginawan ko siya ng sarili niyang pwesto doon. Pwede kong wag nang gamitin tong hard case ng Osmo Mobile 3 pero dahil protection nga yung habol mo, kasha naman, ilagay mo na. Hard drive. So, Case Logic din. Seagate 1TB for Mac. Sa loob, katabi ni gimbal. Extra little tripod. Ito siya. LED light. Ito siya. Film na Instax. Strap. Ito lang yung ano, no? Yung medyo hindi ko trip dito. Yung ano niya. Well, just nagigets ko naman. Pero kung mas maganda sana kung totally nakabukas ng ganun para may freedom ka. Cables and chargers. Fast charging. Dito yan sa labas para accessible siya. Memory cards, nandito na, hindi ko na natanggal. Lens cap. Extra memory card. Ito, importante to. Para sa mga microphones ko. Iba't ibang uri ng wires. Okay lang naman siya dyan. Charger, Canon 6D. MacBook charger. Ayan, lalagay natin to para makaseal siya. Pero depende rin sa inyo. You can customize itong part na to. So, dyan na natin ilalagay itong hammock. Lagay natin siya. Full frame camera for photography and videography. Blower para tanggalin ang mga dust.
USB Type-C to Type-C charger ng MacBook. And importante, dahil walang USB 3 port ang MacBook, bibili ka ng ganito. Ayan, HDMI, USB, USB, USB Type-C card slot. So, dito siya. Diyan. At ready to go. Pero ito talaga, dito ko siya nagustuhan dahil pwede mong isama yung MacBook mo pag aalis ka. Ang dami kong hinanap na bag para maging possible yung ganung feel, pero sa kanya ko lang natagpuan. Drama yan, oh. Yeah. Lock lang natin to. There we go. Lahat ng gamit ko sa isang bag. So, pag mag-travel ako, punta ako sa airport, may luggage, tapos ito na lang dala ko, lahat ng tech stuff ko. If I want to shoot anything, kunin ko lang yung SLR or nakaready na yung gimbal ko. So, anything na pwedeng gawin. Hindi naman siya super bulky. Now, doon na tayo sa pinaka-importanting tanong, which is, magkano ba itong bag na to? Kung pupunta ka ng Lazada, ang price niya is 6,000 pesos. And that is equivalent to $123. Not bad! Itong akin is really such a blessing because I got this for only 4,800. Dahil, nung pumunta kami sa Case Logic store, di namin alam na may 20% off. Ang tanong, sulit ba? For me, yes. Sulit siya because, again, ang kalaban nga niya, ang katapatan niya is low pro and different camera bags, which ranges from, yung maganda, yung all-in na, ranges from 10,000 pataas. So, if you will get this ng may discount, steal na yan. So that's it for our bag review. And masasabi ko is, nag-invest ka na sa medyo pricey na gamit, huwag kang manghihinayang sa pagbili ng gamit that would protect your equipments. At isa nga dun is yung bag. For me, napaka handy nitong bag na to. So hindi ito sponsored whatsoever. I just wanna give you an option kung kayo ay naghanap ng bag tulad ko na matagal na naghanap ng bag. So don't forget to subscribe to my YouTube channel, share it, Ralph, at hit my notification bell para lagi kang updated. God bless.